at narinig ko ang isang malakas na inig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng aking Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila'y nagsusumbong sa ating Diyos araw at gabi, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inihig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Napakaganda na. Salamat sa Diyos. Malapit na ang mga huling araw. Tumitindi na rin ang mga sakuna. Tama. At lalong inaapi ng satanikong rehiming ito ang mga bahay-iglesia. Ito ang pinakamadilim na sandali bago ang bukang liwayway at ang hudyat ng pagdating ng Panginoon. Amen. Maraming kapatid na ang inaresto at sinintensyaan sa bansa natin. Sa ganong klaseng sitwasyon, tayo'y natatakot at nanghihina. Pero naniniwala tayo sa pangako niya. Malapit ang dumating ang kanyang araw. Amen. Manalangin tayo ng taimtim. Manindigan ang gandulo. Magpatotoo at maghintay sa ating Panginoon. Amen. Tayo ng mga huling araw ay masasalubong ang pagbalik ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Apo. Ang mga polis! Walang kikilos! Kamay sa kawin ninyo! Dito ka lang! Iwan niyo ako! Sige! Ha? Lo! Baba! Lo! Malaban! Ano bang nilalabit naming batas? Tare! Nasa yung tare? Kikilos! Sabi ko siya. Wala kang huli nyo! Kahit tanong batas! Ano yung mga yan? Oh, may sinasabi ka? Maayos kayo! Yoko! Kayo! Oh. Paano ang batas? Ang lakas ng loob mong pumunta rito para magpakalat ng ebanghelyo nyo. Magkakaala man tayo ngayon! Naniniwala ka pa rin? Hmm? Sa ebanghelyo? Yun ang dayuhan! Lakas ng loob mong maniwala. Mayo ka! Magsalita ka! Saan mo nakuha ang Biblia? Naniniwala ka pa rin? Hmm? Ano? Sumagot ka! Isip ka! Huwag nyo na saksaktan! Ba't yung ginagawa to? Oo nga! Wala kaming nilabag na batas! Siayos kayo, ha? Isip ka! Bakit niyo siya pinubugbog? Gusto mong malaman, ha? Dahil mananampalataya kayo. Ganito ang ginagawa ano ko sa inyo. Anong tinitingin ng maniwala, ha? Yan ang nababagay sa inyo, kaya umayos kayo. Gusto niyo maniwala, ha? Lakas ng loob niyo maniwala, ha? Sarili yun ang dayuhan. Sarili yun ang dayuhan yan. Naniniwala ka pa rin? Ano? Naniniwala ka pa rin? Talagang ang lakas ng loob mo, ha? Ako ang bahala sa iyo ngayon! Ang lakas ng loob mong maniwala! Mamatay niyo siya! Ang sama niyo! Maniniwala ka pa rin! Mga busara kayo! Hindi ko niyang ginagawa niyo! Makahini kayo! Hindi krimen ang pananampalataya namin! Tama na! Mais kayong lahat! Ano niyo na ginagawa sa pagkatao niyo? Ano? Gusto niyo makulong? Anong nilalabag namin? Gusto mo rin makulong, ha? Mais ka! Oh! Pumasok ka! Dalian mo! Gusto ko na umuwi. Umuwi? Maghintay ka lang. Nangutang pa mama mo. Pag wala siyang 200 yuan, mananatili ka rito. Panginoong Jesus, maawa ka sa akin. Samahan mo ko. Noong 1988, noong 13 taong gulang ako, kinulong ako habang nasa isang pagtitipon sa Shaway Village. Tiniis ko ang isang araw at dalawang gabi sa loob ng madilim at maliit na kwartong yun, puno ng takot. Noong panahong yun,
Laging inaaresto ang mga tao, ipinaparada sa lansangan at sinisentensyahan dahil sa pagsasama-sama at pagbabahagi ng ebanghelyo. Hindi ko naunawaan. Gusto naming maging mabuting tao at tahakin ang tamang landas. Kaya bakit kami inuusig ng gobyerno? Bakit labis na kinamumuhian ng Partido Komunista ang mga mananampalataya? Yun ang mga tanong na naglalaro sa musmus kong puso. Ka pa rin. Malapit na tayo. Kalma ka lang, medyo malayo pa. Malapit na tayo. Hindi na siya makahintay. Unang biyahe ko sa Tunisiense, miss na niyang bahay nila. Talaga ba? Siyempre, eh kasi halos dalawang buwan din naman, di ba? Ang tagal mo rin kasi niya. Sa palagay mo, maituturing kaya itong isang matagumpay na pagbabalik? Oo naman. Napakarami nating natutuhan. Oo, sigurado. Magtutuwa ng sobrang lahat na marinig ang balitang ito. Oo. Naghahanda sa pagtitipon. Ano yung dala mo? Malalaman mo rin mamaya. Mukhang saya mo ah. Ma! Nakabalik na ako! Ma! Nilalamig kayo. Hindi naman. Kamusta sa Northeast? Nako, napakaginaw ron. Chenchi, masaya akong makita sa inyo. Ang dami mong natutuhan sa mga sermon dun, no? May, dala ko mabuting balita sa inyo. Nako, ano mabuting balita yon? Tara, halika kayo rito. Anong dinala mo sa amin? Ang anak natin. Ano ba yan? Sabihin mo na sa amin. Ano yan? Tingnan nyo. Ang mga salita ng banal na espiritu. Teka. Nagsalita na ang banal na espiritu. Nagsalita na ang banal na espiritu. Sige, basahin na. Nakarating na ang papuri sa Sayon at lumitaw na ang tirahan ng Diyos. Ang maluwalhating banal na pangalan na pinupuri ng bayan ay lumalaganap. Ah, makapangirihang Diyos, ang pinuno ng sansinukob, ang Kristo ng mga huling araw. Siya ang sumisikat na araw sa bundok ng Sayon na nangingibabaw sa kamahalan at karangian sa buong sansinukob. Amen. Ang matagumpay na hari ay nakaupo sa kanyang maluwalhating luklukan. Natapos na niya ang pagtubos at naakay ang kanyang tao upang magpakita sa kaluwalhatian. Hawak niya ang sansinukob sa kanyang mga kamay at sa kanyang banal na karunungan at kapangyarihan ay naitayo at napatatag niya ang Sayon. Sa kanyang kamahalan, hinahatulan niya ang makasalanang sanlibutan. Hinahatulan na niya ang lahat ng bansa at bayan, ang lupa, dagat at lahat ng nabubuhay ron. Gayun din sila na lasing sa alak ng kalaswaan. Tiyak na hahatulan sila ng Diyos at tiyak na magagalit siya sa kanila. Noong 1991, narinig namin ang mga pahayag ng banal na espiritu sa isang bahay iglesia. Labis na natuwa ang lahat at hindi makahintay na ibahagi ang balita. Laging may lumalabas na kabanata ng mga salita ng banal na espiritu kada isa o dalawang araw. Ang mga salita ng Diyos ay naghayag ng mga katotohanan tungkol sa pananampalataya sa Diyos at mga misteryo ng Biblia, at nagbigay sa amin ng mga landas sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpasok sa buhay. Talagang nagbibigay lakas ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos araw-araw. Palaging nag-uumapaw ang aming kasiyahan. Gayunman,
Lumipas ang kalahating taon at dumanas kaming muli ng mga pag-aresto at pag-uusig ng Partido Komunista. Hinuli lahat ang mga magulang ko at kapatid na lalaki. San galing ang mga librong to? Saan ninilimbag ang mga to? Hmm? Walang magsasalita, ha? Eh, ikaw? Hindi ko alam. Ikaw ang nag-oorganisa ng pagtitipon, di ba? Di ba? Sabihin mo, kung saan galing ang mga librong yon? Hindi ko alam. Anim na raang yuan ang multa? Kinuha nila ang tape recorder namin bilang collateral. Gusto nila mangutang kami. Mga halang ang bituka nila. San tayo makakautang ng ganung halaga? Makakaalis ka na. Ituloy lang natin ng pag-aresto at pagmulta sa kanila. Kailangan pa rin natin itong siya sa atin. Apo, sir. Pa. Umigop ka ng sopas na may itlog. Shensi, naka-impake ng gamit mo. Ang mga pulis,
Inaalam na nila kung saan galing ang mga libro. Doon ka muna sa bahay ni Shenhui. Saka ka na bumalik kapag ayos ng sitwasyon. Opo. Mag-iingat ka papunta ron, ha? Mm. Ano to? Ha? Ano ginagawa niyo? Maayos kayo! Walang kikilos! Walang gagalaw! Saan niyo nakuha ang mga librong to? Saan nilimbag ang mga to? Sagot! Sabihin niyo sa amin! Kapitan, kayo pala. Upo! Upo! Li Chenxi, pagka bata-bata mo, ang lakas na ng loob mong ipadala ang mga Kristiyanong libro na to. Alam mo ba na labis na sinusugpo ng gobyerno natin ang mga bahay-iglesia rito? Tapos naglilimbag pa kayo ng mga relihiyosong materyales para ipadala sa mga iglesia. Alam mo ba kung anong klaseng krimen yon? Nagpapakalat ka ng mga babasahin at propaganda ng kulto at sinusubukan mong pabagsakin ang pambansang gobyerno. Pwede kang makulong ng 10 hanggang 20 taon dahil lang dyan. Sabihin mo na sa amin, saan galing ang mga librong ito? Bumamin ka! Kung hindi ka aamin, lalo kang mapapahamak. Hindi krimen ang pananampalataya ko. Wala akong aaminin. Bang klase ka. Ang hirap mong paaminin sa edad mong yan, ha? Nauto ka na rin nila, ha? Umamin ka! Magsalita ka! Labimpitong taong gulang ka pa lang. Ayaw naming mahirapan ka sa trabaho. Basta't sasabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Papauwiin ka na namin. Ayos ba yun? Sinusubukan naming maging mabubuting tao sa tamang landas. Ba't di na lang kami hayaan ng gobyerno? Ba't niyo pinipilit na usigin kami? Loko-loko rin tong batang to. Ano bang alam mo? Illegal sa China ang anumang tinututulan ng Partido Komunista. Nakuha mo ba? Hindi ka naniniwala sa partido, pero nagpupumilit kang maniwala sa Diyos nyo at nagpapakalat pa kayo ng ebanghelyo nyo kahit saan. Mas marami nang naniniwala sa Diyos at mas kakaunti na ang sumusunod sa partido. Kaya naman, kailangan naming dakpin at ubusin kayong lahat. Iyon ang patakaran ng partido. At yun ang batas nun. Maliwanag ba? Umamin ka na! Huwag ka na magpatigas! Kung hindi, pagsisisihan mo ito! Ikaw! Sumunod kayo! Bisa mo! Dali ako! Pasok nga! Sige na! Bilis! Pa! Chenxi! Chenxi! Dito ka lang! Ayaw mo pa rin magsalita? Pasasalitain namin ang tatay mo. Ha? Sige.
Dito ka lang. Wala tong kinalaman sa tatay ko. Ba't niya siya binubugbog? Hmm. Walang kinalaman sa kanya? Sabihin mo sa amin, saan nakuha ng anak mo ang mga librong yon? Saan nilimbaga mga yon? Matigas ka! Pa! Tama na yan! Pa! Papa! Matitiis mo ba siya? Walang iyak! Tabi! Pa! 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 Umamin ka na! Aamin ka o hindi? Sagot! Umamin ka! Maldita! Ay, huwag ka na umiyak. Tahan na. Kakilakilabot ang partido komunista. Naniniwala lang ang batang ito sa Diyos. Wala siyang nagawang masama. Pero binugbog pa rin nila ang tatay niya. Paano nila nagagawa yun? Napakalupit nila. Ayos lang yan. Tumahan ka na. Tahan na. Alam naming lahat ang tungkol sa naging kaso mo. Tingnan mo. May umamin na at nakauwi na rin. Di ba't katawa-tawa na nagmamatigas ka pa rin? Sa oras na umamin ka na, ipapasundo at papauwiin ko kayo ng tatay mo. Pangako ko yan sa'yo. Ang paglabas ng tatay mo nakadepende sa ikikilos mo. Tatanungin kita. Tumango ka lamang o kaya ay umiling. Pumunta ka ba sa Wangjia Village para sa isang pagtitipon? Pumunta ka sa Northeast para makinig sa mga sermon? Sino naman ang nangangaral doon? Saan nilimbag ang mga librong yun? Ha? Hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung saan nilimbag yun. Ang
tignan. Di ba anak ni Jong daw yan? Napakabait na bata niya. Bakit siya nang gan? Tinadakip nila ang mga mananampalataya kahit maliliit na bata. Teenager pa lang siya. Ano nalalaman niya? Ano bang pwede niyong mapaniwalaan sa edad niyong yan, ha? Oo, wala na ba siyang ibang mas mabuting gawin kesa niya? Yung tuloy na pala niya. Diyos ko, naway gapusin mo si Satanas at isara ang bibig nito. Ang suspect na si Udesyon ay hinugulong sa kaso kriminal at isunod sa batas. Si Lee Jensis ay hinugulong sa kaso kriminal at isunod sa batas dahil sa iligal na pamamahagi na papasahin ang multo at malubang pangulong sa kaayusang panlipunan. Si Wang Yukai ay nasasagot sa paulit-ulit ang pagnanakaw ng personal na ari-arian ng umatong sa panlubang asunto. Magsulat ka ng liham ng pagsisisi. Anong problema mo? Magsulat ka! Hindi mo gagawin? Ha? Tatlong taon o higit kang pagtatrabahuin. At tatlong taon pa ulit kung naniniwala ka pa rin nun. At tatlo pa ulit kung patuloy kang maniniwala. Sinasabi ko sa'yo, mabubulok ka doon sa kulungan. Isulat mo yan o malilintikan ka talaga. Licensee? Po. Okumot! Galing sa magulang mo. Hoy, pinadalhan ka nila ng kumot. Anong problema? Napakainit pero pinadalhan nila ako ng kumot. Baka ipadala ako sa labor camp. Huwag kang masyadong pag-isip. Tingnan mo kung may nakalagay. Ha? Hoy, umalis na kayo! Halika. Huwag kang masiraan ng loob. Huwag kang manghina. At gagawin kong malinaw ang mga bagay-bagay para sa'yo. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi masyadong patag. Walang ganyan kasimple.
Nais ninyo na madaling magkamit ng mga pagpapala, hindi ba? Ngayon, ang bawat tao'y magkakaroon ng mapapait na pagsubok na haharapin. Kung wala ang mga ganitong pagsubok, ang inyong pagmamahal sa akin ay hindi titibay at hindi niyo ako tunay na mamahalin. Kahit na maliit ang mga pagsubok na ito, dapat dumaan ang lahat sa mga yon. Magkakaiba lang ang antas ng kahirapan ng mga pagsubok sa bawat tao. Ang mga nakikibahagi sa aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa aking katamisan. Iyan ang aking pangako at aking pagpapala sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling kumain, uminom at tamasahin ang mga salita ko. Kapag dumaraan ang kadiliman, naiipon ang liwanag. Pinakamadilim bago magbukang liwayway. Pagkatapos nito'y unti-unting nagliliwanag ang kalangitan at sumisikat ang araw. Huwag kayong matakot o mahiya. Naniniwala ako sa tunay na Diyos, hindi ko siya ipagkakanulo. Napakalaki ng ulo mo sa edad mong yan, ha? Tingnan natin kung kakayanin mo ang labor camp. Chengxi. Chenhui, nasan si Papa? Nakalabas na rin siya. Ginamit ni Tita ang mga koneksyon niya at nagbayad para mailabas kayo. Kung hindi, pagtatrabahuhin ka nila. Tara, umuwi na tayo. Ang pag-aresto at pag-usig sa akin ang nagpakita sa akin na lubos na kinamumuhian ng satanikong rehimen ang mga mananampalataya at ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Ang Diyos lang ang may pinakatunay na pag-ibig para sa mga tao. At ang Diyos lang ang sandigan natin sa mga panahon ng kagipitan. Simula noong 1995, dinaanan ko ang Henan, Hebei at Shanxi para magbigay ng ebanghelyo ng kaharian kasama ang mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Marami sa mga nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ay nakilalang ito ang tinig ng Diyos at siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Isa-isa nilang tinanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Maliligtas lang tayo at makakapasok sa kaharian ng langit pag tinanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Kamangha-manghayon, dapat nating tanggapin ang gawain niya sa mga huling araw. Alis ka rito! Alis na! Umalis ka rito! Di namin tatanggapin ang ibang ayaw mo! Ano ginagawa lang? Huwag niyong gawin sa amin to! Sadali lang po! Nagsimula ang Partido Komunista ng operasyon sa buong bansa noong 1996 upang kontrolin ng mga tinatawag nilang ilegal na aktibidad. Nagsagawa sila ng malawakang pag-aresto laban sa mga bahay-iglesia, lalo na sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nasaan ang anak mo? Nung taong yun, pumunta sa bahay ko ang mga pulis para arestuhin ako. Kaya hindi na ako naglakas loob na bumalik ulit doon. Naging mahina ang loob ko at natakot ako sa harap ng pang-aapi at mga pag-aresto ng Partido Komunista. Nagdasal at nanalig kami sa Diyos at patuloy na ibinahagi ang ebanghelyo at ginawa ang aming tungkulin sa paghihikayat ng mga salita ng Diyos. Nandiyan ba sa bahay si Lijong Dao? Lijong Dao! Kumusta ka? Pumunta ka sa ospital. Bakit? Para saan naman? May kikilalaning kang bangkay. Bangkay? Anong bangkay?
Anong pangyayari? Ano bang nangyayari? Patay na ang anak mo. Mama! Ma! Ma! Noong 1998, nabalitaan kong nagkaroon ng sakit sa pag-iisip ang nanay ko at hindi na siya tulad ng dati. Gusto ko talagang umuwi para makita siya. Pero hindi ko magawa sa takot na baka maaresto ako. Nagkataong malapit ako sa bahay noong 2004, kaya nakipagsapalaro na akong bumisita sa wakas. Pa. Ma. Chachi. Ma. Ako po ito. Shensi. Ma. Nagbalik ka, anak. Opo, ma. Nagbalik na si Shensi. Ma. Nagbalik siya. Nagbalik si Shensi. Mabuti naman. At nandito ka na. Wala ba nakakitang dumating ka rito? Wala po. Pa, kumusta ang kalusugan niyo? Eto, ayos lang naman. Huwag ka mag-alala. Chengxi? Chenhui. Nagbalik ka rin. Akala ko. Ma, anong hinahanap niyo? Anak, mag-candy ka. Ma. Sige na, kumuha ako ka. Ako na kukuha. Sige, mag-candy ka. Kumuha ka. Ma. Kumuha ka. Sige Ma. Na. Pagpiprito kita ng itlog. Paborito mo yan, di ba? Ma, ma. Huwag na. Baka magising pa ang mga kapitbahay. Shh. Tahimik lang ako. Tahimik lang Ma, ako. Ma, huwag na. Tahimik lang. Ma. Okay lang yan. Hayaan mo na lang siya. Gusto ni Shensi ng pritong itlog. Gusto ng anak ko ng pritong itlog. Pa, ano pong problema kay Mama? Patuloy kaming minamanmanan ng partido mula nung umalis ka rito. Laging dumarating ang mga pulis at tanod at tinatanong kung nasan ka. Natatakot ang nanay mo na baka maaresto ka. At dakpin nila ako at bugbugin hanggang sa mamatay tulad na nangyari kay Brother Zong. Lagi siyang natatakot, anak. At mahigpit na sinasara ang gate natin sa takot na biglang pumasok ang mga pulis. Pagkatapos, may dumating na opisyal at pinatukoy sa amin ang isang bangkay sa morgue.
Sinabi niyang namatay ka. Malaking dagok yun sa kanya. Kaya naging ganito siya. Magandang bagay yung pananalig ng pamilya natin. Hindi ko inakalang sige na anak. Iba na lang ang pag-usapan natin. Sapat na sa akin. Makita kang maayos. Chengxi, pwede bang manatili ka rito ng ilang araw? Kakagaling lang ng mga pulis dito. Dumaan ako para makita kayong lahat. Aalis na rin ako. Pa, dinalhan ko kayo ni Mama ng ilang damit. Hindi ka na dapat nag-abala. Tingnan niyo kung kasya. Anak, huwag ka nang umalis. Sige, hindi ako aalis. Hindi na aalis si Shenzi. Kailangan ko nang umalis. Abala kami sa gawain sa iglesia. At marami pang hindi nakakaalam na nagbalik na ang Diyos. Di ko pwedeng isang tabi ang tungkulin ko dahil lang sa mga problema sa pamilya. Kataksilan po yun sa Diyos. Mag-iingat ka ron, anak. Magdasal at manalig ka sa ating Diyos. Basta mag-iingat ka. Hinahanap ka pa rin nila. Kaya umalis ka na. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala rito. Diyos ko, alam mo ang mga kahinaan ko. Naway liwanagan mo ako, gabayan mo ako. Pagkalooban mo ako ng pananampalataya at lakas upang magawa kong manindigan.
Noong araw, ang lahat ay humaharap sa Diyos para magpasya at sinasabing, kahit walang ibang nagmamahal sa Diyos, kailangan ko siyang mahalin. Ngunit ngayon, sumasapit sa iyo ang pagpipino at dahil hindi ito ayon sa pagkaintindi mo, nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Tunay na pagmamahal ba ito? Nabasa mo na ng maraming beses ang mga gawa ni Job. Nalimutan mo na ba ang mga yun? Ang tunay na pagmamahal ay nabubuo lang kapag may pananampalataya. Nagkakaroon ka ng tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagpipino. At sa iyong pananampalataya na isasaalang-alang mo ang kalooban niya sa mga praktikal mong karanasan. At dahil din dito'y tinatalikdan mo ang iyong sariling laman at hinahangad mo ang buhay. Ito ang dapat gawin ng mga tao. Kung gagawin mo ito, makikita mo ang mga kilos ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya ay hindi mo makikita ito o mararanasan ang kanyang gawain. Sa yugtong ito ng gawain malakas na pananampalataya at dakilang pag-ibig ang kinakailangan sa atin. Maaari tayong maghisod mula sa kapabayaan. Dahil ang yugtong ito ng gawain ay kaiba mula sa lahat ng sinusundan nito. Ang piniperpekto ng Diyos ay ang pananampalataya natin. Hindi ito pwedeng makita o mahipo ninuman. Ang ginagawa ng Diyos ay palitan ng mga salita sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa buhay. Ilang daang beses dapat na mapino ang tao hanggang ang pananampalataya nila ay masakila kaysa kay Ho. Dapat nilang tiisin ang lahat ng uri ng pagdurusa at pagpapahirap nang hindi humihiwalay sa Diyos anumang oras. Kapag sila'y masunurin hanggang kamatayan at may dakilang pananampalataya sa Diyos, ang yugtong ito ng gawaan ng Diyos ay tapos na. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Laging naroon ang mga salita ng Diyos upang magbigay lakas sa tulong sa atin. Mm. Oo nga. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag at nagpapalakas sa atin. Oh, kamanghamanghang mga salita niya. Ay, alam niyo? Sige. Ginamit ko ang pangalang Fang Ji noong 2009. At naglakbay ako sa Sichuan, Anhui, at Shandong para gawin ang gawain ng iglesia. Noong taong yon, naglunsad ang Partido Komunista ng isa pang operasyon sa buong bansa laban sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Paparating na mga polis! Pulihin sila! Ano, tatakas ka pa? Sandali. Diyos! Tigil! 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 Patuloy ang mga balita tungkol sa mga pag-aresto sa mga kapatid sa buong bansa. Tigil! Ang nagawa niyo! Kagalaw! Hindi na kayo! Mabakasabit! Hinuli rin sina Brother Shaoli at Sister Yoli ang mga nakatataas na leader ng aming iglesia. Pasok! Hindi pa ako nakakita ng ganun karaming pag-aresto sa lahat ng taon ko bilang mananampalataya. Nabalot ang buong China ng madilim na kapanglawan. Tila wala ng lugar na ligtas dito. Nakalulunod makadama ng ganong takot. Noong Agostong yun, nagkaroon sila ng malawakang pag-aresto sa Linyi sa Shandong kung saan ako nagpapalaganap ng ebanghelyo. Nagpapadala ang Partido Komunista ng malalaking puwersa upang harangan ang mga kalsada at takpin ng mga Kristiyano. Tayo! Pusasa na mga yan! Wala kayong ginas! We said! Ask you! Kung ayaw yung masaktan! Diyan na kayo! Bakit nyo kami na-aresto? Sige na! Kailangan mo nang umalis. Hinuli si Sister Kiet yung iba pa. Dali na! Baka hindi ka na makalabas ng syudad! Napakabilis na mga pangyayari. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. May mga pag-aresto sa Shandong at Jiangsu.
at naging focus ang henan ng mga paghahanap ng Partido Komunista. Nabalitaan ko mataas ang tensyon sa Yunnan, Gisho at pati na sa Sichuan. Naisip ko ang tanging lugar na mapupuntahan ko. Routine check ito. Ipakita niyo mga ID niyo. Ikaw, ID mo. Ikaw, ID mo. Ikaw, ID mo. ID mo. Hey, anak. Oh, kaya mo ba, ma? Diyos ko. Naway gabayan mo ako. San ako dapat tumungo ngayon? Fangji? Sister Lee? Pumasok ka muna. Brother Yang? Sister Feng? Oh. Siya si Sister Fang. Kumusta ka? Tumaka siya papuntang Fuyang at kailangan niyang manatili rito na ilang araw. Maupo ka muna. Halika rito, maupo ka. Mag-relax ka lang habang nandito ka sa kanila. Kumakanta kayo? Sister Feng. Bakit? Pwede mo bang dalhin to kay Sister Liu at sabihin sa kanyang ipadala to sa Shuzo agad? Sige. Natutuhan mo na ba? Malapit na. Tara, kantahin natin. Sige. Narinig ko sa mga kapatid sa Hena na pinatawan ng 15 taon sa kulungan si Brother Shaoli. 15 years? At 4 na iba pa ang pinatawan ng 10 taon o higit pa. Ano bang batas ang nilalabag natin? Napakabigit na sentensya nun. Eh, kumusta si Sister Yuling? Anong pinataw sa kanya? Hindi mo pa ba alam? Si Sister Yuling... Binugbog hanggang sa mamatay. Binugbog hanggang mamatay? 5 araw pagka-aresto sa kanya, pinahirapan siya hanggang mamatay. Nakakita ang asawa niya ng mga pasa sa buong katawan niya, pero ayaw umamin ng mga pulis. Iginiit nila na bigla siyang namatay dahil sa atake sa puso.
at lumabas ang mga sugat na yon. Pagkamatay niya. Bakit hindi pa bumabalik si Mama hanggang ngayon? Ma! Sister Feng? May sumusunod sa akin. Ngayon-ngayon ha? Lang. Nailigaw mo ba sila? Oo, nailigaw ko. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan na nating makaalis agad. Doon tayo magtago sa dating bahay ng kapatid ko. Sige. Tara, mag-empake na tayo. Pahinga muna. Ilang beses na tayong nagpapalipat-lipat ngayong taon. May aral na makukuha ron, anak. Tayong mga sumusunod sa Diyos ay kailangan magtiis. Alam niyo, sa totoo lang, lagi akong kinakabahan. Ninervyos ako tuwing nakakarinig ako ng kung ano sa labas. Na baka mga pulis na pala yun. Pati sa panaginip ko, hinahabol nila ako. Mo si chi da pan shi bian you ye he hua suo ci zhi shui yong liu. 那是因为他的心，因为他的心，大卫能苦涩叹气，赞美耶和华，而且心中充满欢喜，那是因为他的心，约伯丢。 丢了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮。那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀。 那是因着他的心，彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心，他能为神钉十字架有荣耀见证，也是因着他的心，约翰看见人子荣耀的形象。 是因着他的心，看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示。
Nagsimula ulit ang CCP ng malawakang pag-aresto laban sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos noong 2012. Ilang araw bago ito ilunsad, nagpunta ako sa Shuzo para ipalaganap ang Ebanghelyo. Maingat pa rin ako, gaya ng dati. Pero hindi ko alam na malapit na pala akong humarap sa isang panganib. Hello? Ulang ikilos! Teka ka lang! Sumpa ka na! Dali! Anong ginagawa niya? Mag-squat ka riyan! Tatanungin kita ulit. Ikaw ba si Fang Ji, ha? Isa ka bang leader ng iglesia? Sa palagay mo ba, wala kaming alam tungkol sa'yo? Kinumpis ka na namin ang lahat ng librong nilimbag nyo. Ikaw ang pinuno nila, di ba? Tayo! Tumayo ka! Bilisan mo! Sabihin mo, nasa na ang pera ng iglesia? Ha? At sinong leader niyo rin sa iglesia? Magsasalita ka ba? Ha? Magsasalita ka ba? Ayaw mo umamin? Nagmamatigas ka pa? Ayaw mo talaga? Ha? Magsasalita ka na? Umamin ka na? Umamin ka na? Sagot! Sabihin mo muna sa akin. Anong pangalan mo? Sabihin mo. Ba't mo ako tinatanong? Tinatanong mo rin ako. Wala ba akong karapatang alamin ang pangalan mo? Buisit! Tayo! Matigas siya! Tayo! Mag-squat ka! Ilang opisyal na ang sumubok, pero wala silang nakuha sa akin. Inilipat nila ako sa Nanjing para muling tanungin. Ikaw ba si Fang Ji? Isa ba leader ng iglesia? Sabihin mo sa akin! Sa palagay mo ba'y makakalusot ka sa amin nang hindi na sisentensyahan? Huwag kang umasa sa swerte mo. Ipinagutos sa amin na ubusin kayo at ganap na lipulin ang iglesia na makapangyarihang Diyos. Ang pagmamatigas mo sa pananampalataya mo eh, hindi lang maglalagay siya sa kulungan. Pwede pa itong maging katumbas ang buhay mo. Sulit ba yon? Pag-isipan mo yun. Sa China, ang pagsunod sa partido ang tanging paraan para mabuhay. Ang pananalig sa Diyos na hindi mo yun dapat gawin. Pagka-aresto sa akin, ayaw akong payagan ng mga pulis na ipikit ang mga mata ko o kumain man lang kahit konti. Bawal ka matulog! Hinang-hina ako pagkatapos ng tatlong araw at gabi ng pagpapahirap. Para bang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko at nahihirapan akong huminga.
Bibigyan pa kita ng 30 minuto. Kung magmamatigas ka pa rin, mas matindi pa ang susunod na mangyayari sa'yo. Alas 2:30 na ng umaga ngayon. Mayroon ka hanggang alas 3. Sampung minuto ng tumaan. Nakapag-isip-isip ka na ba? Nagsalita na ba yan? May 20 minuto pa. Limang minuto na lang. Mag-isip kang mabuti. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng tsansa. Diyos ko. Hindi ko alam kung ano pang gagawin nila sa akin. Naway protektahan mo ako nang malampasan ko ito at makatayong saksi. Ito ang panahon na susubukin kita. Ihahandog mo ba ang iyong katapatan sa akin? Susunod ka ba sa akin hanggang sa dulo ng daan ng may katapatan? Huwag kang matakot. Sa tulong ko, sino ang makahaharang sa daan? Ano na? Nakapag-isip ka na ba? Wala akong nilabag. Wala akong aaminin. Buisit! Ang hirap mong paaminin! May sakit ba sa lahi niyo? Malala ang sakit niya sa puso. Hindi namin siya pwedeng tanggapin. Ayos lang yan. Isang linggo lang siya rito. Hindi siya mamamatay. Pasok! Maghubad ka para masuri. Hubarin mong damit mo! Dalian mo na! Hubad! Bilis na! Hubarin mo lahat! Gawin mo na! Hubarin mo lahat! Narinig mo ba? O tutulungan pa kita! Bilis!
Itaas mo mga braso mo. Hiwalay mga binti. Umikot ka. Ikot na! Bumukaka ka pa! Itaas mo mga braso mo! Taas! Ikot! Bilis na! Umikot ka! Bukaka pa! Taas pa! Pasok doon! Dalian mo! Alagaan niyo yan, ha? Anong ginawa mo? Paano ka napunta rito? Paniniwala sa Diyos. Nasaan nga ba ang Diyos? Oo nga! Nasaan ba siya? Maghubad ka nga. Bakit naman? Para masuri ka. Pinagawa na nila sa akin yun. Kailangan ulit namin gawin. Yun ang patakaran dito. Hubad na! Dali na! Ba't pinapatagal mo pa? Dalian mo na nga! Dali na! Huwag mo na patagalin! Pwede bang bilisan mo na? Hubarin mo lahat! Hubad na! Kasalanan mo kung ba't ka nandito. Huwag kang paawa dyan! Dali na! Bumuka ka at mag-squat! Baba! May dalawa ko ngayon. Dami mong satsat! Gawin mo! Mag-squat ka na! Ngayon na! Tumayo ka! Mag-squat ka uli! Tayo na! Squat ulit! Tayo! Squat ulit! Tayo! Squat ulit! Napakasama ng Partido Komunista. Mas masahol pa sila sa mga hayop at dapat silang isumpa. Pwede mo ba akong bigyan ng pamunas? Hoy! Sabi ko, walang pwedeng tumulong sa kanya! Maliwanag ba? Thank you.
Simula sa unang araw ko sa bilangguan, kinailangan kong mag-duty ng dalawa at kalahating oras gabi-gabi. At pabalik-balik na maglakad nang hindi humihinto. Kahit na nagsisikip na ang dibdib ko. Luwin ka sa pader. Kumilos ka na. Kung hindi, parurusahan ako ng 5 oras na duty sa susunod na araw. Talagang naramdaman ko na parang 1 taon ang katumbas bawat araw na dumadaan. Sunjing! Dalian mo nga! Ang tagal-tagal mo magsipilyo! Huwag ka nang magbagal! Parating na pagkain! Bilisan niyo! Lishanshi! Halika rito! Linisin mo kubeta! Ngayon na! Ano bang klase ng pagkuskus yan? Ipasok mo ang kamay mo riyan. Linisin mo maigi. Ibaba mo. Ibaba mo pa. Pwede na kayong kumain! Kailangan kong magbanyo. Ako rin, magbabanyo. Sino pa magbabanyo sa inyo, ha? Ako po. O sige, alis na! Teka lang! Paano ka dapat bumaba? Ubus na ang oras mo. Sa susunod na lang, bumalik ka ron! Anong tinitingin-tingin mo? Di mo ba naintindihan? Sinabi niyang bumalik ka! Teka! Yung tsinelas mo, oh! Ayusin mo yan! Walang kahit anong kalayaan o dignidad doon. May mga patakaran sa pag-upo, paglalakad, pagbaba ng plataporma. Ako po, magbabanyo lang. Sandali lang! Kahit ang paggamit ng banyo, ang pinakabatayang karapatang pantao ay mahigpit na nililimitahan. Naiis si Sunjing sa pantalon niya! Sunjing, ano bang problema mo, ha? Linisin mo na yan! Bilisan mo! Sino nagsabi sa'yo umihi ka riyan? Linisin mo yan! Baliw ka ba, ha? Sira ka yata eh. Tigilan mo nga yung pag-iyak-iyak mo, ha? Kilos ka! Nasiraan na ng ulo ang ilang bilanggo dahil hindi na makayanan ang sitwasyon dito. At ang matagal na pagpapahirap at pang-aabuso. Baliw ka ba talaga o nagpapanggap lang? Nagkukunwari ka lang ano? Totoo ba yan? Eto. Kumain ka! Kumain. Sige pa! Ang kulungan ng Partido Komunista
ay impyerno sa lupa. Licensi! Gumagamit pa siya ng banyo. Pinapatawag ka! Licensi, alam namin ang lahat ng tungkol sa pamilya mo. Ikaw ba talaga si Fangji? Ayaw mong umamin dahil takot kang pagtaksila ng Diyos mo at maging Judas, tama ba, ha? Sinabi na namin sa mga kaiglesia mo na binuldgar mo na ang lahat. Hindi nila gugusting bumalik ka pa kapag nakalabas ka na. Lagot ka kahit ano mangyari. Espesyal na kasong sayo. Pwede ka naming ikulong. Gaano man katagal naming gustuin. Mag-isip kang mabuti. Sa unang tatlong buwan ko sa bilangguan, regular akong tinatanong ng mga pulis. Minsan mula umaga hanggang gabi ito. Magsalita ka! Labis ang pagkabagabag ko sa kanilang palaging pagbabanta at pag-udyok. Anong ginagawa mo sa Shisha? Minsan nakakaramdam ako ng pagkataranta, paninikip ng dibdib at kirot sa puso ko. Bukod sa pagtatanong, pinapanood nila ako ng mga video na dinadakila ang Partido Komunista araw-araw at tinatanong kung anong natutuhan ko. Isa pa yung klase ng pagpapahirap sa akin. Ibahagi mo ang lahat ng natutunan mo, ha? Wala akong masasabi. Hindi pwede yan. Umaasa akong igagalang ng Partido Komunista ang batas at ititigil na ang pag-usig sa amin. Wala talagang preno yung bibig mo. Isulat mo yan! Yung susunod. Kapag nagsimula na ang taglamig, mas malamig ang bawat araw kaysa sa sinundan. Dali! Dalihan mo! At naging mas mahirap pa ang mga araw ko sa kulungan. Napakalamig ng tubig! Napakaginaw! Etsi! Napakasama ng partido na yan! Mamamatay tayo sa nagiyelong tubig sa gitna ng taglamig! Ha! Mga eksperto sila sa pagpapahirap! Hindi naman naging mabuti ang partido sa simula pa lang. Matatamis lang ang mga salita nito pero masama sila. Ikaw, dalian mo! Umalis ka na, pagtapos ka na! Bangon! Magsibangan kayo! Dalihan niyo! Basang-basa ito. Pwede ko na itong pigaan ng tubig. Hindi para sa tao ang lugar na ito. Patuloy na bumagsak ang kalusugan ko sa kakilakilabot na kapaligirang iyon. Patuloy na lumala ang rayuma ko at sakit sa puso. Nanghihina ako at nakakaramdam ng sakit at laging gustong humiga. Pero pagdating ng oras para matulog, natatakot ako. Dahil para pa rin akong pinaparusahan sa pagtulog. Hindi ako makagalaw sa sobrang siksikan. Bangon na! Oras mo na! Dalian mo! Ang lamig, kakulangan sa pagtulog, at ang sakit na nararamdaman ko ay tunay ngang pahirap para sa akin. Pakiramdam ko para bang huminto ang galaw ng oras. Ang bawat segundo ay paghihirap. Palagi akong nananalangin, umaawit ng papuri sa Diyos
at hinihiling sa kanya na samahan ako. Anong problema? Ayos ka lang ba? Hoy, Kising. Kumising ka. Naninikip na naman ang dibdib ni Lishenshi. Naninikip na naman ang dibdib niya. Dapat ko bang sabihan ng bantay? Wala namang gagawin ng bantay. Ikaw na lang bahala. Ay, nako. Mamamatay na ba ako rito? Diyos ko, nasa iyong mga kamay ang buhay ko. Kahit na hindi ko ito malampasan, pinasasalamatan at pinupuri pa rin kita. Kung may pagkakataon akong ibigay ang buhay ko upang tumayong saksi sa iyo. Hindi ko ito pagsisisihan. Sulit ang lahat ng ito hanggang kamatayan. Lisensi! Wala pa ako nakitang kasindigas sa ulo mo. Lagpas tatlong buwan na at wala ka bang binibigay sa amin. Halos magmakaawa na ako sa'yo. Pwede ka namang mag-imbento na lang ng kung ano para may masabi kami sa nakatataas sa amin. Alam mo, hindi ko na maintindihan. Labis ang pagsugpo ng gobyerno sa inyong mananampalataya. Bakit labis ang dedikasyon nyo rito? Isinusuko nyo na ang lahat. Determinadong maniwala sa Diyos. Palipat-lipat kayo. Hindi kayo makauwi. Pero hindi naman kayo binabayaran dyan. Para saan ba ang lahat ng yan, ha? Mga ateista kayo na hindi naniniwalang may Diyos. Anong alam niyo sa pananampalataya? Ang pera, katanyagan at katayuan lang ang iniisip niyo. Pero nagdadala ba talaga ito ng kapayapaan sa inyo? Sa tingin ko, mas nagdurusa mga tao na may mga ganong bagay. Nahuhumaling lang kayo sa pag-angat, kayamanan at pangingialam sa iba. Walang makakapagsabi kung kailan kayo makukulong o kaya'y mamamatay. Ang nararapat para sa atin, makukuha natin sa huli. Ito'y isang madilim at masamang mundo. Sabi ng Panginoong Hesus, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Tumitindi na ngayon ang mga sakuna. Ang walang pananampalataya at pagsisisi ay malilipol sa mga sakuna, parurusahan at mamamatay. Ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan upang iligtas tayo sa sakuna para makapasok sa kaharian niya. Kamanghamanghang bagay yan. Nag-iebanghelyo kami at nagbibigay ng patotoo upang mas maraming tumanggap sa gawain ng Diyos. Magkamit ng pagliligtas niya at maging bahagi ng kaharian ng langit. Ano bang mali roon?
Bakit nyo kami laging inuusig at pinahihirapan? Hindi ba dapat ay pinagsisilbihan nyo ang mga tao? Bakit hindi nyo hayaan ng mga mananampalataya? Chenshi! Tama na yan! Ang lakas ng loob mangaral sa amin dito! Isa kang di makontrol na taong maka-Diyos! Li Chenshi, napakatanda na ng mga magulang mo at saka inilagaan kanila ng maraming taon. Wala ka sa bahay para alagaan sila. Sa halip kung saan-saan ka pumupunta para sa ebanghelyo mo. Hindi ba't binibigo mo sila? Naisip mo ba na baka hindi mo na sila makita uli kung masentensyahan ka ng 10 o 20 taon? Gusto mo ba talagang tumanda silang nag-iisa? Hindi ba't pagiging makasirilito? Magsabi ka lang tungkol sa iglesia mo at pauuwiin ka namin. Pangako ko yan sa'yo. Tutulungan ka namin humanap ng trabaho para maalagaan mo mga magulang mo. Ano sa palagay mo? Noong 13 taong gulang ako, inaresto ako dahil sa pagtitipon. Ikinulong ako ng mga pulis sa madilim na silid sa loob ng 2 gabi. Hindi ko alam kung paano ko yun malalampasan kung wala sa tabi ko ang Diyos. Noong 17 taong gulang ako, inaresto ang pamilya ko sa paniniwala sa Diyos. Pinagtatanong sila at pinahirapan pa. At halos nabulag ang mata ng tatay ko dahil sa pagkakabugbog. Binugbog pa nila siya sa mismong harap ko. Sa pagtangkang pasalitain ako. Tungkol sa iglesia. Ipinarada ako sa lansangan. Kinutya at pinahiya sa harap ng napakaraming tao. Kung wala ang lakas na ibinigay ng Diyos, paano ko matitiis ang lahat ng yun? Ang ganong kahihiyan at sakit bilang isang dalagita? Lumubha ang kalusugan ng tatay ko pagkatapos mabugbog nang napakatindi. At naging mas mahirap ang sitwasyon sa bahay. Hindi kami makahanap ng ikabubuhay. Minanmanan kami ng mga pulis at sinubukan nilang arestuhin ako. Kaya't napilitan na lang akong magtago. Nabuhay ang buong pamilya ko sa matinding takot. At talagang nasira ang mga buhay namin. Noong 23 taong gulang ako, nagsinungaling ang mga pulis sa amin at sinabing sa pamilya ko na namatay ako at sila eh. Inutusang kilalanin ang bangkay ko sa morgue. Hindi ito nakayanan ng nanay ko at nasira ang isip niya. Mula noon, para siyang naging ganap na ibang tao. Bigla siyang nalilito, tapos biglang magiging alerto. Naiwan ang lahat ng responsibilidad
sa bahay sa kapatid kong lalaki. Bilang kanilang anak na babae, ang magagawa ko lang bukod sa magdasal ay mag-alala para sa kalagayan nila. Wala akong magawa para sa kanila. Hindi tumigil sa pagmanman sa bahay ang gobyerno at mga pulis. Kahit na sa mga pista opisyal. Para lang mahuli nila ako. Tahanan. Matagal na akong nawalan noon. Ilang taon na akong hindi nakabalik. Kung di dahil sa gabay, proteksyon at pananampalatayang binigay sa akin ng Diyos. Kung hindi dahil sa mga kapatid sa bahay ng Diyos, ako sana ay... Para sa akin, ang pag-uwi ay... isa ng malabong pantasya. Nananabik akong makita ang mga magulang ko sa panaginip. Sapat na yun para sa akin. Hindi kami ang gumawa ng lahat ng bagay na yon. Lahat yun ay gawa ng lokal na pulis nyo. Wala kaming kinalaman dyan. Naiintindihan namin kung anong pinagdaanan mo. Pero ito kasi ang patakaran ng partido. Hindi rin kami makakapagpasya. Gusto mo bang iwasto ito tulad ng para sa Cultural Revolution? Alam kong lahat ng mga mananampalataya sa makapangyarihang Diyos ay mabuti at mabait ng mga tao. At wala rin kaming personal na galit sa iyo. Ang kamuhian mo, walang iba kundi ang partido. Higit apat na buwan na ang lumipas dahil hindi nakakita ng matibay na ebidensya ang mga pulis at mayroon akong malubhang kondisyon sa puso. Pinalaya nila ako sa piyansa habang dinidinig ang kaso ko at pinamanmanan ako sa aming bayan sa lokal na pampublikong seguridad at mga otoridad ng hukuman. Lee Chun-shi, tawagan mo ako sa oras na makarating ka na. Narinig mo ba ako? Bukas pa rin ang kaso mo. Sa sandaling makumpirma namin ang papel at mga aksyon mo sa iglesia ninyo, ibabalik ka namin. Magtago ka man sa kaduluduluhan ng mundo, mahuhuli ka pa rin namin. Amalis na kayo. Tara. Masama ang mga pulis! Masama ang mga pulis! Hindi sila mabuting tao! Alis na! Umalis kayo! Tama na! Masama ang mga pulis! Alis na! Masama ang mga pulis! Umalis na kayo! Alis na! Alis na sabi! Magsilayas kayo! Lee Chun-shi, huwag mong isiping tapos na ito dahil lang nakapagpiansa ka. Ikaw pa rin ang pangunahing mamanmanan dito sa syudad natin.
Mag-ulat ka. Sa istasyon ng pulis, sa takdang oras kada buwan, malinaw ba? Pinagbabawalan ka magsagawa ng iyong pananampalataya. Dumalo ng mga pagtitipon o magbahagi ng ebanghelyo. Bawal ang kontak sa mga mananampalataya o pag-alis dito. Wala ba talaga akong kahit anong kalayaan? Gusto mo ba ng kalayaan, ha? Kailangan naming manmanan kayong mga makadiyos. Dadaan-daan ako rito sa lugar nyo para tingnan ka. Kung malaman naming isinasagawa mo ang pananampalataya mo o patago ka nag-iibanghelyo, 8 taon o higit pa ang mapapala mo sa kulungan. Nakuha mo ba? Kunan mo ng larawan yan. Para sa yan. Para matatakuan siya sa tuwing naalis siya. Yes, kasi ng ulo. Tulungan niyo ang gobyerno at bantayan niyo yan. Sige. Isumbong niyo siya agad kapag nagpatuloy pa rin siya sa Diyos-Diyos na yan. Opo. Bantayan niyo siya, ha? Hoy! Lalabas ka? Saan ka pupunta? Aalis ka uli? Makapangyarihang Diyos, alam mo po ang kinakaharap ko. Hindi ako makapunta sa mga pagtitipon at makapagbahagi ng ebanghelyo. Diyos ko, naway magpakita ka sa akin ng daan palabas. May ilang Kristiyano sa distrito ng bayo ng interesadong malaman ng tunay na daan at gustong mabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dapat tayong magpadala ng ilang tao ron. Narinig kong pumunta ron ang ilang kapatid para mag-ebanghelyo. Pero isinumbong sila ng pastor. Kailangan nating mag-ingat na kumilos at magpadala ng mga taong alam ang ginagawa nila. Tama ka. Naaresto sina Brother Wang at Sister Zhou. Dalian nyo na! Noong binabahagi ko ang ebanghelyo sa Guangdong noong 2013, may isa pang bugso ng operasyon ng pag-aresto ang Partido Komunista. Sa gabi ng 25 ng Setyembre, halos 200 miyembro ng iglesia ang dinakip. Noong 2014, naglunsad ng kampanya sa bansa ang Partido Komunista laban sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos na tinawag nilang 100 araw ng digmaan. Napakalaking bilang ng mga opisyal, armadong pulis at regular na opisyal ang inatasang arestuhin ng mga Kristiyano. Napakaraming kapatid ang dinakip. Ang ilan ay sinintensyahan. Ang ilan ay binugbog hanggang mamatay. Ang ilan ay tinanggalan ng lamang loob. Sa China, laganap sa lahat ng mananampalataya roon ang pagkaramdam ng takot. Ang anino ng mabagsik na paghahari ng Partido Komunista sa mga Kristiyano ay tuluyan ang nanaig sa buong China. Tara na. Diyos ko, protektahan mo po ako para maging malakas at matapang ako sa bangungot na to at masunod kita hanggang sa katapusan.